tayo ay pinarurusahan. Sin brings judgment and damnation. The biggest problem of humanity is sin. The greatest barrier between God and people is still sin. But Jesus takes away sin. Napakahalaga na atin pong maunawa kung anong ibig sabihin that Jesus takes away sin. Inaalis ni Jesus ang kasalanan. Inilalayo niya sa tao. Ito mong ating pag-aaral ay nakabasa sa John 1:19-39. Pero napakahalaga na inyong narinig yung nauna na nakaraang mensahe na nakabasa sa John 1:1-18. Jesus takes sin away. It could be the most important teaching on salvation. It could be the most important teaching on the attainment of eternal life. And yet, very little attention is given to this very, very important teaching. Dear Father, we thank you for this opportunity to study your word. Kayo, Panginoon, ang maging tunay na tagapangaral, tagapagturo namin. Humihiling kami na kami linisin niyo, patawarin niyo sa aming mga pagkukulang, at punuan niyo kami, Panginoon, ng inyong karunungan, ng inyong kaluwalhatian. Impart to us your great wisdom so we may understand this mystery, this very powerful message of Jesus that He takes away sin. Kayo ang siyang mangusap, turuan niyo po kami ng isang simpleng mensaheng tatago sa aming puso at tatalab sa aming pang-araw-araw na buhay. May you be our teacher. We ask you, Father, in the name of your Son, Jesus, our Lord, our Savior, and our friend. Amen. Jesus takes away sin. A very profound, and a very important, a very powerful sentence. John 1:6-7. God sent a man named John who came to tell about the light and to lead all people to have faith. Here, John the baptizer is introduced as the one who would tell about the light, obviously the light who is Jesus. And he would lead all people to have faith. The presumption is that people did not have faith, or their faith was inadequate, or their faith was lacking or faulty. So, pinadala si John para ipaliwanag ang liwanag na si Jesus, the light who was to come into the world, at para rin akayin ng mga tao upang magkaroon ng pananalig ng pananampalataya. Now, John, God's chosen vessel, was outside of the religious establishment. He was not in the temple. He was not in the official religious officialdom or hierarchy. And what we learn here immediately is that God uses whom He chooses. And God doesn't always channel His teachings to the official establishment. Now, when the book of John says that John the baptizer was to lead all people to have faith, that means all people who need and who want to know the light and to have saving faith. All people who are to be saved must hear and understand what John the baptizer was about to teach. It was a very important introduction. Kung may pumapasok na royalty, may trompeta. Pag may pumapasok na star, may fanfare. Ang pagpasok ng Panginoon sa pamamagitan ng announcement ni John, napakatahimik. Pero kung uunawain natin ay napakahalaga. Sinabi, sa pamamagitan ng turo nitong si John, mauunawa yung liwanag at ang lahat ng tao ay magkakaroon ng pananalig. O kung pwede natin idagdag, ng tunay at tamang pananalig. Dahil bakit kinailangan pa siya ipadala kung tunay at tama na ang pananalig ng mga tao? So kinailangan dagdagan, ituwid, patingkarin, pasidhiin yung katotohanan. John 1:29. The next day, John saw Jesus coming toward him and said, "Here is the Lamb of God who takes away the sin of the world."
napakahalagang pangungusap na dapat sana iniilawan, nilalagyan ng spotlight, tinutugtugan para mapansin. Pero ang tahimik ng dating, kaya bihira ang nakakapansin. Si John the Baptizer already had followers. Nauna siya magkaroon ng public ministry kaysa kay Jesus. Pero nung dumating si Jesus, sabi ni John sa kanyang mga tagasunod, ayan ang tunay na Lamb of God, Kordero ng Diyos, tupa ng Diyos, na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Lamb, bakit tinawag si Jesus na Lamb? Sa dinami-rami naman ang mapaghahambingan, bakit yung pang Lamb na hindi King of all the beasts? Although Jesus was also called the Lion of Judah. But why a lamb? Because in the culture of Israel, lambs and goats were used to offer as sacrifices. Hebrews 9:13-14. According to the law of Moses, those people who become unclean are not fit to worship God. Yet, they will be considered clean if they are sprinkled with the blood of goats and bulls and with the ashes of a sacrificial calf. But Christ was sinless, and he offered himself as an eternal and spiritual sacrifice to God. That's why his blood is much more powerful and makes our consciences clear. Now we can serve the living God and no longer do things that lead to death. So inungkat dito sa Hebrews yung matandang kaugalian ng Israel na nag-aalay sila ng dugo ng mga kambing at mga tupa na para bagang nahuhugasan ito, nababanlawan yung kasalanan ng mga tao pagka sila ay natalsikan o tinalamsikan. The sprinkling. Kaya later on, yung tradisyon ng pag-sprinkle ng so-called holy water must have come from the sprinkling of blood. Nung una, blood talaga ng goats and lambs. Pero sabi ng Hebrews, pero si Kristo ay walang kasalanan. Banal, dalisay, pure. At nung ialay niya ang kanyang sarili, nadaig niya ang lahat ng pinagsama-samang mga kambing at mga tupa, kaya sa pamamagitan ng kanyang dugo, nalilinis ang ating budhi, nahuhugasan ang ating kasalanan. Hindi lang natatanggal yung kasalanan, nalilinis yung budhi, nawawala yung guilt. Ang tao na kay Kristo ay hindi dapat nabubuhay sa guilt dahil yun ang tinatanggal niya. Isa sa mga pinakamalaking parusa ng kasalanan ay yung usigin ka ng iyong budhi. Ngayon, kung pinatawad ka na ng Diyos pero ikaw mismo nag-guilt trip ka pa, eh parang hindi mo nakukuha yung benepisyo ng pagpapalinis na ginawa mo sa Diyos. So hindi ka lang pinapatawad, nililinis ang iyong budhi para hindi mo nadalhin pa ang bigat ng mga nagawang kasalanan. Now Jesus, as the Lamb of God, takes away sin by being sacrificed, by being the sacrificial lamb. Kaya kumisan may mga artistic illustrations of Jesus showing him as lamb. Dahil kumbaga, siya na ngayon ang umako sa dating papel ng mga tupa, siya na yung inialay. 1 John 1:7, the blood of his son Jesus washes all our sins away. Kailan mauunawa ng mga mananampalataya ang kahulugan na ang dugo ni Kristo ay naghuhugas ng lahat ng ating kasalanan? So the Lamb, Jesus the Lamb, would take away sin by washing away and by removing sin through the washing away with His blood. Napakagandang symbolism dahil lahat naman tayo nakakakita kung paano nalalabhan o nahuhugasan ang isang maruming bagay. Kaya hindi mahirap maunawa. Now, Jesus the Lamb of God also takes away sin by forgiving sinners. Mark 2:5, He said to the crippled man, My friend, your sins are forgiven. At hindi kakaunting gulo ang nalikha ng sentence na ito ni Jesus dahil nagkagulo ang mga religious leaders dahil sabi, Who is he to forgive sins? Only God
can forgive sins, which is what they missed. That Jesus was the Son of God, that's why He could forgive sins. So, hindi lang niya hinuhugasan, pinapatawad pa ang kasalanan. Ano bang ibig sabihin na pinapatawad? Di ba nililimot? Madalas kasi na pagpapalit natin yung ating ugali at yung ugali ng Diyos, na kung minsan, nagpatawad na tayo pero hindi pa natin nililimot. Inuungkat pa, sinusumbat-sumbat pa, pero pinatawad na raw. Pero ang Diyos, pag nagpatawad, nililimot niya. He takes our sins away as far as the east is from the west. And the Bible says He puts our sin in the depths of the sea. Which of course, nung araw, yung symbolism na depths of the sea, ibig sabihin, walang hanggan, kasi nung araw, hindi naman nila nararating yung bottom ng ocean. But now with technology, we can measure the bottom of the ocean. So we should think of another symbolism or another idea to convey the concept that it is far, very far, unreachable. So Jesus forgives sins by canceling the debt. Hindi na naningil, hindi na naningil nung utang, nung principal, hindi rin naningil ang interest, binura pa yung utang. Writing off, pagpapatawad na ganap. Alam na natin yan, lagi naman niyang itinuturo. Pero may isa pa, kung papaano inaalis ni Jesus ang kasalanan. Jesus as Lamb of God takes away sin by establishing the law of love. According to Jesus, all the law and the prophets just mean love. Bago nagturo si Jesus at bago dumating si John the Baptizer, who was supposed to teach about the light and teach people how to have faith, ang paniniwala at paninindigan ng religious system sa Israel, the law and the prophet, means just that, law. Do's and don'ts. Punish those who fail to be perfect. But when Jesus was asked, "Teacher, what is the most important commandment of all?" Ang sagot niya sa Matthew 22, 37 to 40, "Love the Lord your God with all your heart, soul, and mind. This is the first and most important commandment. The second most important commandment is like this one, and it is, love others as much as you love yourself. All the law of Moses and the book of the prophets are based on these two commandments." Bihirang mapansin ang katuroan na ito. Kasi ang nangingibabaw sa isip ng mga tao, yung parengsang katutak na laws of Moses and the do's and don'ts of the prophets. And many people are probably very sentimentally attached to those laws that they don't want to pay attention to this answer of Jesus, which is the most important commandment. And Jesus says, love is the most important commandment. If your heart is right, if your mind is right, and if you will read all the commandments and all the prophecies correctly, what you will really see is the concept, the spirit, and the power of love. Of course, why would Jesus say that? Dahil sa hilig ng mga Israelites sa law of Moses and the prophets, hindi na nga sila naging loving. Kahit pa nga sila maging malupit, kahit pa nga sila maging mapanakit, kahit pa ang mga tao ay magdamdam, masaktan, mapuera, sundin lang nila yung letters of the law, yun ang mahalaga sa kanila. Kahit hindi sila maging loving. In fact, how can you really be loving if you're legalistic? Kaya nga yung Lady Justice may piring. Para hindi siya maging loving, para hindi siya maging masyadong malambot at mapagmahal, kahit sino yung nagkasala, tatagayin niya, kaya may takip ang kanyang mata. Pero, kung tutuusin, sa sagot na ito ni Jesus,
inalis niya ang piring ng Lady Justice at sinabi niya, imulat mo ang iyong mata, mahalin mo yung mga kaharap mo, huwag mong husgahan at huwag mong tagain. Napakalaking paradigm shift. Ang laki-laking pagkambyo, pagpihit, pagpapalit ng mga pagpapahalaga. Nasasabihin niya, all the teachings are just or about love. It was more than radical, but definitely it was very liberating. Why was it liberating? Because all sin and all fall short of the glory of God. Kung ang lahat ng tao ay aasa lamang sa batas, sa katuruan, sa do's and don'ts, ang lahat ay mahuhusgahan at mapapahamak. Kaya nakakaluwag ng dibdib, nakakapagpalaya, na biglang marinig mo kay Jesus, all the law and all the prophets are just about loving. Napakalinaw ng pagkaunawa dito ni Pablo. According to Paul, the law means consciousness of sin. Pagdidiin. Kung alam mo at sinasabi ng common sense mo na hindi ka dapat mag-park dito sa kanto dahil busy intersection, pero wala namang nakalagay na no parking, pag nag-park ka, bagamat mali, pero hindi nakadiin, hindi malinaw, at hulihin ka man ng pulis, wala siyang pagbabasihan, ba't ka hinuhuli? Hindi ka mapapatawa ng multa o maikukulong dahil walang batas na nagsasabing huwag mong gawin yun. Pero sabi ni Paul, dahil sa batas, dahil sa mga utos at katuruan, nadiin, luminaw kung ano ang mali, therefore, kitang-kita at pwedeng-pwedeng husgahan kung sino ang mali. People are convicted of sin because the law convicts them. Hindi ba kaya ka lang naman makukulong according to ganitong article, ganitong paragraph, ganitong sentence of the penal code or whatever, dapat makulong ka. Pero kung walang ganon, paano kayo kukulong? Kaya sabi ni Pablo sa Romans 5:13, sin was in the world before the law came, yes, but no record of sin was kept because there was no law. Napakaunawa, napakaligalistic ng reasoning nitong si Paul. Sabi niya, totoo, meron ng mga mali at tama nung una pa man. Pero wala pa namang utos na ibinibigay, so paano ka isasakdal at huhusgahan na mali ka? Kaya nung ibinigay ng ibinigay, dumami ng dumami ang loss, dumami ng dumami ang pagkakataon para ka maidiin at maikulong at mamultahan at maparusahan. So Israel not only had the Ten Commandments, but they also developed 600 plus more of other regulations called the Mitzvots. Therefore, ang buhay nila araw-araw, sikil na sikil, sakal na sakal, control na control, and everybody was judging everybody because at any given time, you will be breaking one of those hundreds of laws. Walang katahimikan, walang kapayapaan. Inuusig mo yung sarili, inuusig mo ang kapwa, inuusig ka nila. Kaya ang hirap ng bigat na dala ng tao. Kaya sabi ni Jesus, come to me all of you who are tired. Tired of what? Tired of all the religious laws. Tired of all the condemnation and all the guilt. Come to me all of you who are tired and heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke, put it upon you. My yoke is easy, my burden is light. Bakit nga naman hindi magiging easy and light yung love? At alam natin na ang tinutukoy ni Lord doon sa heavy at light ay yung heaviness because of the religious laws dahil yan ang kanyang pang-uusig sa mga religious leaders. Sabi niya, sobrang yung pinapatawa ng bigat ang mga tao. Pinapahirap niyo ang kanilang buhay. You make them twice as much a son of hell as you are because of your teachings. Sabi niya. Kaya dumating si Jesus para magpalaya, para palayain ang tao. Ang sabi ni Paul, no law means no formal accusation. Therefore, no conviction, no judgment. And let's go back to Jesus. Jesus takes away sin by giving a new law. John 13:34,
But I am giving you a new command. You must love each other just as I have loved you. Mayroong mahilig magkwadro ng Ten Commandments. Good. Mahilig magkwadro ng 613 mitzvots ng Israel. Nakakwadro pa yung policies at policies ng disiplina ng kongregasyon. Ang dami mga do's and don'ts. Pero pag kinansel mo lahat yan, lagyan mo lang ng equals, love. The love of Jesus. And the love of Jesus is not only equal, but greater than all the laws of the prophets. Sabi ni Jesus, ito ang pinakamahalaga, love. I'm giving you a new command. Bakit hindi na-emphasize yung new command? Ba't lagi ang pinagpipilit na natin yung mga Old Testament commands? Kaya mga tao, lagi ang tanong, pwede po ba akong ganito? Pwede po ba akong magpahaba ng buhok? Pwede po bang isuot ko ito? Puro do's and don'ts. Kinansel na eh. Love na yung iniwan na command. Kaya pag may nakikita kang tao, bakit yung babaeng yan nakapantalon? Naku, hindi yan sumusunod sa mga kautosan. Loving ba na ganyanin mo siya? Malay mo, yan lang ang damit niya. Wala siya ibang damit. Iko-condemn mo. Loving ba yan? O anong pinapahalagahan mo? Yung lumang utos o yung bagong utos na love? Kaya nga may New Testament. Merong New Covenant. At sabi ni Jesus, aba, hindi naman pwede na maglalagay ka ng bagong alak sa lumang lalagyan. Kailangan bago ang alak, bago ang lalagyan. So mga bagong pananaw, bagong katuruan ni Jesus, dapat bago ang lalagyan, bago ang policies, bagong mga sistema at mga methods. Bakit pa nagkaroon ng New Covenant, ng New Testament, kung balik-alik ng balik doon sa mga luma? Bakit pa dumating si Jesus at bakit pa pinatunayan ni John, the most important prophet, na siya talaga yung mahalaga? So love as the new command means that there's no other law to convict you because Jesus and God love you. Love as the new command means sinlessness. Not because you are sinless, but now because there is no law to convict you. Paano ka masasabing guilty? Eh, wala namang law. Walang nagbawal dahil nga pinalitan. Hindi ibig sabihin na mabubuhay ka na lang sobrang wild at kahit anong gusto mo. Dahil ngayon, mabubuhay ka dun sa law of love. Therefore, pag sabi mo, ay, wala na palang law against adultery, di pwede na ako mag-adultery. Eh, may asawa ka, pagtataksilan mo, loving ba yun? So ngayon, love ang mangingibabaw. May law pa rin, pero within the confines and the definition of love. Ah, wala na palang bawal na mag-park dito, pero loving ba na mag-park ka dyan, hindi na nakadaan yung iba? Pero ikaw na lang ang nagko-convict sa sarili mo kung kailangan, hindi iba, dahil wala silang panghahawakan na law against you. Ang utos sa kanila is to love you. So hindi mo iko-convict yung taong nangangalon niya, hayaan mo siya mag-convict sa sarili niya. Kasi wala ka ng panghahawakan eh, dahil love. Kailan kaya natin ito maintindihan para maging mga tunay tayong Kristiyanong magaan ng buhay, maluwag, mapagparaya, mapagpatawad, at self-regulating because the Holy Spirit is in us. 1 Peter 4:8, most important of all, you must sincerely love each other because love wipes away many sins. Inulit niya ni Pedro, inulit niya ni Paul. Sabi ni Paul, love is the greatest. So faith, hope, love abide, these three, but the greatest is love. Nung tumanda na si Pablo, nag-mellow, tiningnan niya ang lahat-lahat, ang kanyang conclusion, the most important thing is to love. Para rin si Solomon, nung tumanda na, ang sabi niya, well, napag-isip-isip ko na ang lahat ng bagay, alam niyo ko na talaga mahalaga, fear God and obey Him. And what does Jesus say about the law of God? Love. And then Peter says, love wipes away many sins. Now, love wipes away, pinupunasan. Hindi nyo ba naiisip yung dugo ng mga kambing at mga tupa na pinupunasan yung kasalanan ng mga naniniwala? And then yung dugo ni Kristo na pinupunasan? Nililinis yung dugo ang kasalanan ng mga tao? At ano yung dugo na yon? Love. Love, the blood of Jesus, wipe away sins. Jesus takes away sin by revoking and revising the law
that condemns. Why are we forever going back to the law that condemns us and others when Jesus had already given us a law of love that not only not condemns but also justifies, that accepts unconditionally? Jesus decriminalized what the law used to criminalize. And without the criminalizing law, how can you call somebody a criminal? Therefore, people are set free. John 1, 31 to 34. John the Baptizer continues to talk about Jesus. I didn't know who he was, but I came to baptize you with water so that everyone in Israel would see him. Now, what is baptism by water? Repentance. The baptism taught by John was for people to realize that they are sinful, to be sorry for it, to seek God's forgiveness, and to turn away from their former lives, symbolized by immersion in water as being cleansed and having a new life. But the baptism of water makes you conscious of sin. That's why the baptism of water is about repentance. Ang starring role dyan, sin. You are a sinner, you must repent. You must be baptized. So, sin pa rin yung nakaukil-kil at laman ng utak ng tao. Sabi niya, yan ang role ko, paalalahanan kayo na kayo'y makasalanan. To the point na kayo'y magkaroon ng kaliwanagan at magsisi at magbalik loob sa Diyos. Verse 32, I was there and I saw the Spirit come down on him like a dove from heaven. And the Spirit stayed on him. Before this, I didn't know who he was. But the one who sent me to baptize with water, he was very emphatic, had told me, you will see the Spirit come down and stay on someone. Then you will know that he is the one who will baptize with the Holy Spirit. I saw this happen. I tell you that he is the Son of God. Tinanong kasi ng mga religious leaders si John, sino ka ba? Sinyaya ko, wala akong kwenta, hindi ako ang issue. Dumating lang ako para magbautismo sa tubig, ipaalala sa mga tao na sila'y makasalanan, para ihanda ang loob nila doon sa darating, na magbabautismo hindi ng tubig, kundi ng banal na Espiritu. Pinakita agad ni John yung difference niya kay Jesus eh. At nakita ko, sa dinami-rami ng binautismohan ko, nung siya ang umahon sa tubig, bumaba ang Espiritu ng Diyos sa kanya at nadinig ko pa ang tinig ng Ama mula sa langit na sinasabing, this is my Son with whom I am well pleased. And the Spirit stayed on him. I tell you, it's not me. He is the real thing. I baptize only with water. I remind you of your sin so that you will repent. But he comes baptizing with the Holy Spirit, giving you a brand new life. And if Jesus was baptized with the Spirit himself because the Spirit of God came upon him, and because of that, it was proven that he is the Son of God, by baptizing people with the Holy Spirit that he got from heaven, Jesus extends this sonship, this daughtership to everybody who will believe. Jesus was unique. The Holy Spirit came upon Jesus. He is the Son of God. And he will baptize with the same Spirit he was baptized with. Sabi ni John. What does that mean? If Jesus was baptized with the Holy Spirit, and John said, because of that, I know that he is the Son of God. And if Jesus would baptize believers with the same Holy Spirit, he will turn many people into children of God, like he is the Son of God. Yung Espiritu na bumaba sa kanya, ibibigay din niya sa bawat mananampalataya. And by virtue of that, everybody is adopted into God's family. People who will accept Jesus and believe His message, as attested to by John, will also be baptized with the Holy Spirit, and therefore will be confirmed as having become children of God. Hamang-hamang ha,
na si Jesus na anak ng Diyos, in-extend yung pagiging anak ng Diyos sa lahat ng mananalig. Hindi na lang siya anak ng Diyos, lahat ng mananalig. John 1:12, yet some people accepted Him and put their faith in Him. So He gave them the right to be, church, read aloud, to be the children of God. You are a child of God. If you believe in Jesus, if you accepted Him, you are a child of God like He is the Son of God. Can you imagine what that means? The gate of heaven was opened not only to the Son of God, but to all the children of God who become children of God by believing in Jesus. And what is the message of Jesus? The message of love. Kaya sabi niya, the people will know that you are my disciples if you love one another. Not by the size or version of your Bible. Not by the length of your hemline or clothes. Not by the length of your hair or not where you put your earrings. Sa ilong ba, sa tenga o sa pusod. Hindi yan ang pagkakakilala ng anak ng Diyos. Makikilala nila na kayo'y anak ng Diyos kung kayo'y umiibig. Dahil ang Diyos ay pag-ibig, at ang mensahe ni Jesus ay pag-ibig, at ang kahulugan ng lahat ng mga batas na hindi naunawa ng bayang Israel, ipinaunawa ni Jesus, ang kahulugan niyan, umibig. Huwag magalit, huwag mamuhi, huwag manghusga, umibig, tumanggap, magmahal sa mga tao. Pag ginagawa niyo na yan, yun ang patotoo na kayo nga ay kinasihan na ng Espiritong Banal at kayo nga ay naging mga anak ng Diyos. Baptism with the Holy Spirit renews and turns people into children of God. The sacrifice of Jesus is the highest sacrifice. Need we say that? The authority of Jesus is the highest authority. The revelation of Jesus is therefore the greatest revelation. The teaching of Jesus is the greatest teaching. The command of Jesus is the foremost command. And that command is to love. How can you try to implement all the other unloving laws and break the most important commandment, which is to love? Philippians 2:9-11. Then God gave Christ the highest place and honored His name above all others. So that at the name of Jesus, everyone will bow down, those in heaven, on earth, and under the earth. And to the glory of God the Father, everyone will openly agree, Jesus Christ is Lord. May lilinaw pa ba dyan? That the name of Jesus is above every name, that He is Lord, that His authority is above every authority, therefore His commandment is above every commandment. At the law and at the commandment of Jesus, every knee will bow and everyone will say, Amen, Jesus is Lord. Jesus' law of love is the highest law. Kung hindi natin ito malunok, maintindihan ng isang session, suriin, pag-aralan, process, because it is a very, very important teaching that is waylaid in a lot of religious discourses. The law of love, Jesus' law of love, should prevail. It should be taught, and it should be implemented in our lives. So whenever you would do anything, you would say, is it loving? Because love is the highest law. It was given by the highest lawgiver, Jesus, whose name is above every name. John 1:35-39. The next day, John was there again, and two of his followers were with him. When he saw Jesus walking by, he said, Here is the Lamb of God. Ang tagal-tagal nagpundar nitong si John ng ministry eh. Matagal din niyang sinana yung mga tao niya, tinuruan. Pero nung dumaan si Jesus, sabi niya, Siya ang Lamb of God. Sa Kanya na kayo sumunod, tapos na ang papel ko. Ang papel ko lang is hawanin ang daan at ngayong andyan na siya, sa kanya kayo sumunod kasi siya ang daan, hindi ako.
Marunong siyang lumugar. Here, John the Baptizer refers people to Jesus. Because Jesus is the Lamb of God, not John. Not anybody else, just Jesus. Jesus is the way. Ano bang ibig sabihin ng way? He is the sacrifice, the model. Jesus is the method. Siya ang paraan. Hindi lang tamang sabihin siya ang daan, siya ang paraan. Paano dumaan sa daan? Siya yung method. And Jesus' way is for people to come and see. Sabi ng mga sumunod sa kanya, sa pukay nakatira, sabi niya, come and see. Ibig sabihin, by coming, by following after me and seeing, you will become like me. Because I am the way. By taking me as the way, by using me as the method, and by following my general law on love, you will be children of God. You will become like me. Kaya sabi niya, you know, impressed kayo sa mga ginawa ko, you will do greater things than this. Dahil bibigyan ko kayo ng kapangyarihan. So Jesus draws people into Him, not to someone or not anything else. And Jesus shows people His style, His teachings, His salvation. And He says in John 14:6 very clearly, I am the way, the truth, and the life. Without me, no one can go to the Father. Without Jesus, without taking the steps of Jesus, without following the instructions of Jesus and His example, no one will have any idea about God. They will never see God. They will never hear God, and they cannot get to God unless they pass through Jesus the way. Hindi lang way na daan, kundi way na paraan, method. There is a method to how you would get to God. And that is by taking the steps that Jesus took. And those were loving steps. Pag ang tao ay marunong na talaga magmahal, magpatawad, tumanggap sa kapwa, at ang gagawin niyang pamamantayan sa kanyang buhay ay lahat ng mapagmahal na mga pamantayan, mararamdaman niya ang Ama. Makikita niya ang wisdom behind it. Madidiscovery niya a great new world, the world called heaven. Heaven in the mind, heaven up there, heaven in the spirit. Sabi niya, unless you are born again, you can never enter the kingdom of God. Therefore, being born again is also following the way, who is Jesus. Because once more, they both open the door into eternity, into understanding God. Maybe not fully because we are human, but into having a glimpse into the holiness, the greatness of God. And what is Jesus' way? What is Jesus' truth and life? It is love. Jesus takes away sin by taking its penalty, meaning death. And Jesus takes away sin by establishing the law of love. Without the law, and with a lot of love, therefore, there is no offense. Subukan nyo sa inyong bahay, kung meron kayong mahal na isang kristal na baso, pag nabasag ng empleyado o nabasag ng katulong, baka salary deduction. Kasi may law, hindi ko pwede magbasag. Kung nagbasag ka, may multa. Pero wag yung mahal mong anak na nakabasag, pag nailaglag ni Bining, Bining, mahal yan. Di ba? Pero pag nailaglag ni Junjun, nasaktan ka ba anak? Naiiba. Kasi may love. Naiiba lahat ang usapan pag may love. Di ba? Pag yung mahal mo ang nakagawa, meron ka laging dahilan. Pag yung mahal mo ang anak hindi pumapa sa school, ang tawag mo, slow learner. Mahal mo eh. Pag anak ng iba, anong tawag mo? Bobing. Kasi hindi mo mahal. Diba? Paulit-ulit na yan. Pagka mahal mo yung may mga sakit sa balat, allergy. Pagka yung kapitbahay, galis. Kasi hindi mo mahal eh.
Eh, mahal ka ng Diyos. So anong tawag niya sa mga kapintasan mo, kapatid? Imagine that. Kaya kung mamahalin mo ang iyong kapwa, tulad ng pagmamahal sa atin ng Diyos, anong itatawag mo sa kanila mga kapintasan? Huhusgahan mo ba? Lalaitin mo ba? Hindi, kasi mahal mo. At pag nagmamahal ka na, doon ka palang maglalakad sa mga nilakaran ni Jesus, doon mo palang makikita ang mga nakita ni Jesus at ipinapakita sa atin, doon mo palang mararamdaman yung Ama. Hinding-hindi mo mararamdaman ang Diyos hanggang hindi ka pa mapagmahal. Kaya love is the greatest. Romans 8:1, if you belong to Christ, you won't be punished. Why won't you be punished? Because Christ loves you and therefore the Father loves you. Like you don't punish people you love. Inuunawa, binibigyan pa nga ng dahilan. And in the same vein, the children of God are not only forgiven, they're also justified. Binibigyan din ng dahilan, eh ganyan naman siya kasi ganun eh. Pagkaanak mo yung tamad, eh kasi naman, ano, pinaglilihi ko yan, nahulog ako sa bangin. Meron ka agad reason. Kasi mahal mo. So tuwing tayo ay nanguhusga, tuwing tayo ay nagsusungit, tuwing tayo ay gustong lagi magparusa, isa lang ibig sabihin, hindi ka nagmamahal. At pag hindi ka nagmamahal, ano yung nakakatakot na ibig sabihin? Hindi ka anak ng Diyos. Kanino ka kayang anak? E di isipin mo. Kaya yun ang project ng buhay, mga kapatid. Matutong magmahal. Tulad din ang minamahal tayo ng Diyos. Yun talaga ang project. Kasi yun ang pamantayan ng langit. Yet, why are Christians still so obsessed with punishing people? Why is the church so busy punishing everybody? Why are Christians so obsessed with punishing others and even themselves? When Jesus takes away our sin as far as the east is from the west, when Romans 8:1 says, if you belong to Christ, you won't be punished, why do we continue to punish one another? Because we don't understand the message of Jesus. We still live in the old law. We still live covered by the blood only of lambs and bulls, not by the blood of Jesus. Because the blood of Jesus and the baptism of the Holy Spirit that goes with believing in Jesus changes us, that we become a new creation. 2 Corinthians 5:17, if anyone is in Christ, he is a new creation. And what does it mean to be Christian? To be a little Christ. To be like Christ. Not like the Pharisees. Not like Moses, not like Paul, not like Peter, not like John, but like Jesus. Because Jesus is the name, His name is the name above every name. And unto Jesusness, Christlikeness, is the travel that we should take because we are Christians. 1 John 4:18, a real love for others will chase those worries away. The thought of being punished is what makes us afraid. It shows that we have not really learned to love. So if you're always busy, worried about punishment for your sin, if you're always busy and preoccupied with how to punish others, sabi ni Jesus, it shows that you have not learned to love. If you're still very busy with these negative feelings, fear, worry. Napakahalaga to learn. Jesus is Lord of just one commandment, love. Yun ang greatest. So receives God's love through Jesus and give God's love through the empowerment of Jesus. Love removes sins. Love washes away sins. Love decriminalizes what the law criminalizes. So let's stop criminalizing each other and criminalizing others, because that is not the way of love.
If you would like to regulate anything or anyone, regulate yourself. But you should also love yourself, because Jesus says, love your neighbor as you love yourself. It means first you love yourself, but don't stop loving yourself only. Love others the way you love yourself. Christianity is a faith of love. It must prevail. It must always apply. And brothers and sisters, you've got to take it upon yourself, between you and the Holy Spirit, how to apply this in daily living. We cannot fully comprehend it in one sitting, but begin applying it and keep increasing its application in ever-widening circles, in ever-deepening levels, so that we will experience what it is to be children of God. Dear Lord, we thank you that you love us. Dahil kami pinalaki sa mga kultura ng mga galit, panghuhusga, nasanay kami sa self-defense and even offense, kukunti na lang labang natitira sa amin. Lagi na lang paninisi sa iba, lagi na lang paghahanap ng kasiraan ng iba. Turuan mo kami, Lord, to change these ways. Teach us to be changed by the renewing of our minds so we can see and approve the good and perfect will of you, Father in heaven. Continue to give us the lenses of love through which we can see life. And more than that, open our eyes so we can see how much you love us. And give us opportunities to love others as well. Pagbulay-bulayan natin, mga kapatid, ang pinakamahalagang commandment of all. The greatest teaching of the greatest person, the Lord Jesus Christ, attested to by the greatest prophet, John. It cannot be ignored. Love should rule our lives. Dear Lord, teach us. Bring these high ideals into the level of the earth so we can understand. Teach us how to be practical about this and apply your love in our daily dealing with each other, with you, and with ourselves.